So what's up mga chong, here's your boy Brian Ocher back at here again and again and again, and welcome back to another vlog. And today's vlog mga chong is another vlog. Ay, sinulit ko lang, mali. Take two. Gago! So what's up mga chong, here's your boy Brian Ocher back at here again and again and again, and welcome back to another vlog. And today's vlog mga chong, isang pag-uusapan natin or ang vlog natin is tungkol sa ano ba yung gas consumption ni R15, no? Si R15 natin is 2 years old na siya. So tignan natin mga chong kung ano ba yung gas consumption ng 2 year old na R15, kung totoo ba talaga yung 40 kilometers per liter. So bago natin simulan ng vlog mga chong, ipasok muna natin ang intro. Let's go! Perfect. 91 boss, 91. Kaya mga chong, full tank muna natin. Baba muna bebe, full tank. Full tank ko. Full tank, boss. Ngayon ko na lang ulit mapu-full tank. Full tank, boss. 91. Full tank? Try ka naman sa vlog ko. Ayaw. Naka-vlog ako eh. Oo, okay, sama ko. Sama ko yan, siyempre. Naka-vlog ako, boss. Hindi. Baka may gusto kayo shoutout. Okay. Ha? Hotdog. So, parmadong-parmado pa, ano? Kasi di naman mag-rides. Naka-record ba? Naka-record. May number? Regarding. Kung may 1,000. Ano, may laman yung wallet natin ngayon, hindi alikabok. Goods na yan. Sige, sakto mo na. Iyan. Iyan. 409.1. Not bad. So yun mga chong, 9.1 liter. So blinking na to eh. Blinking na to kanina. So, ibig sabihin, yung blinking niya, 2 liters pa ang laman. Okay. So, ngayon lang tayo ulit nagpagas sa sea oil mga chong. Kasi lagi ako nagpapagas sa Petron XCS 95. So, yun, yan ang gas consumption ko mga chong. 31. So, sabing 40. Wala, ewan ko bakit 31 yung sa akin eh. Dati nung una pa to, nung bago-bago, umabot ang 38. Ang gas ko nun ito. Yan ang gas ko nun. Sea oil na 91. Kasi para sa akin mga chong, yung pinatipid na gas na gamit ko is ito, CC oil talaga yung 91 nila. Compare kay Petron, compare kay Shell, tapos trip meter. Yan. Set natin sa 0. Yan, trip meter 1 set to 0. Let's go. Tara. So yung mga chong, yan na 31.8 ha, nakikita nyo 31.8. Ngayon na lang ulit natin to na full tank, si Sungit. Tuturuan ko rin kayo or bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano makatipid sa gas mga chong. So yan, unang-una, kung gusto mo makatipid sa gas, syempre, kailangan mong magpagas ng 91 lang. Yun naman yung recommended sa kanya mga chong, 91 octane. Kaya kung mag 95 siguro, yun ang gas ko isang taon na. So ngayon na lang ulit ako nag 91 mga chong. Hindi ko alam, hindi ko masasabi kung nandun yung power, kung nararamdaman ko yung power, pero parang same lang naman din. Mas magastos pa nga sa gas yung XCS eh, kasi 95 octane yun eh. So ito, susubukan natin. Kung makukuha ba ulit natin yung 38 na gas consumption nito, hatid lang natin si Commander mga chong. Sa mga nagtatanong ba kung bakit ganyan yung helmet ni Commander, meron kasi siyang hikaw na bago. So kapag nagpo-full face siya, masikip, masakit. Kaya talaga pag masikip mga chong, masakit. Dati kasi, bago bumili ng R15, syempre nag-review-review muna ako kung matipid ba sa gas ang R15. May mga umaabot pa daw dito na 50, pero ang normal daw talaga nito is 41, 43, ganyan. Ako never kung napaabot ng ganun si R15. Siguro pinaka-tipid na tipid ko na sa kanya is 41 or 40, ganun. May bira lang umaabot ng 41 mga chong. Pero ang usual talaga na gas consumption ko sa kanya is 38 talaga mga chong. Ano na yon? Normal na gamit na yon. May bomba, may traffic. And mga chong, isa pa pala sa tips na may bibigay ko sa inyo, kung gusto nyo makatipid sa gas, huwag kayong bumomba ng bubomba. Ako kasi mga chong, mahilig talaga bumomba. Kahit stuck yung pipe ko dati, binubomba ko talaga yung motor ko.
Kung kasama na talaga sa kanya, lalo na pag traffic, parang ano eh, parang balancer ko yun eh, yung pagbomba sa silingyador. Ayun oh, tumataas no, 32 na. Kagabi kasi mga chong traffic, sobrang traffic talaga. Sinet ko rin ulit sa zero yon kagabi mga chong, para tignan ko kung ilan yung gas consumption ng XCS na petrol na 95. Tama, XCS ka eh, so 95 octane yun. And at the same time mga chong, isa pa sa tips na may bibigay ko sa inyo para makatipid kayo sa gas consumption or sa gasolina is kailangan yung gear nyo, kailangan sa 3rd, 4th, 5th, ganyan. Tapos ang RPM is nasa 5,000 pataas. Pag nasa 5,000, 7,000, 8,000 yung RPM nyo, yun, tipid yun sa gas mga chong. Yan, tulad yan, tipid yun sa gas pag ganyan, naka 5,000 RPM ka. Kasi the more na nasa baba yung gear mo, the more na kumakain ng gas yung motor. Etong tips na to mga chong, siguro effective lang to sa mga one cylinder, sa mga lower CC. Alam ko talaga sa experience ko na ito talaga yung effective na tips or mga pwedeng gawin para makatipid tayo sa motor. Yun no, kapag nagda-downshift, kung kaya mong hindi bumomba, huwag kang bobomba. Kasi isa yun sa mga nagpapa-consume talaga ng ano natin, ng gasolina. Ah, kasi dati mga chong, sobrang sinecheck ko palagi yung gas consumption ng motor ko. Nung una, siguro nung mga first 6 months, 1 year, ganyan, kinecheck ko palagi and sobrang nitignan ko kung ilan na yung nagamit ko nitong araw, kung ilang kilometers yung tinakbo ko, parang ganun mga chong. Tapos after nun, wala na, hinayaan ko na, hindi ko na tinitignan kasi gusto ko lang ma-enjoy yung pagmumotor. Ayoko nang isipin yung gas consumption kasi para sa akin, anin mo yung gas consumption kundi mo ine-enjoy yung gamit ng motor. So yun yung ano ko dati, yun yung paniniwala ko, yun yung mindset ko. Ngayon ginagawa ko to para may paita ko sa inyo, para magkaroon kayo ng idea kung ilan ba talaga yung consumption ni R15 V3. Ano, 32.6 kanina, 32.1 lang. Ano, nasa 5,000 RPM tayo, 4th gear. So, ano yan, economy ang mode na yan mga chong. Kung mga ganyang gas consumption. Mali yata dinana natin, no? Mali dinana natin? Mali dinana natin? Ha? Balik, U-turn ako? Ah, meron ba doon? Gago! Ito traffic, dito tayo sa Taytay dumaan kasi. Ayan, nakita mo, currently 33.3 yung gas consumption natin. So, ang laki nung tinaas, di ba? Kanina 31 lang. Ito, susubukan natin sa traffic. Hindi ko bibabyin yung motor natin, ha? Ano talaga ako na ano, yan, no? Binubo, yan, ganyan, yung mga bobo-bombang ganyan. Wala sense sa gas. Nakakonsumo yan, nakadagdag yan sa konsumo ng gas mga chong. Ayan, yan, yung gantong traffic, yung naka-idle ka lang. Ito talaga yung pinakamataas, may pinakamalakas sa gas. Kaya merong mga motor mga chong, yung mga scooter, sa Honda Beat, sa NMAX, yung high-end ng NMAX, ewan ko Aerox kung meron na din, na ang tawag ata dun is stop and go. So kapag naka-stop yung motor, nakapatay yung makina. So ibig sabihin, hindi umaandar yung gas consumption. Kapag piniga mo yung motor, dun palang aandar yung makina. Automatic na, hindi mo na kailangan start. Automatic na siyang aandar. Kasi napakagandang technology nun sa motor mga chong. So, hopefully, no? Magkaganon yung mga ano, magkaganon yung mga manual na motor. Kasi wala pa ito nakikita na ganun na ano eh. Mga manual, mga sports bike. Kung traffic, automatic, magastos sa gas yan. Shout out, Alpine Star. Gawang Shopee lang yan mga chong. Shopee lang tayo. Yan mga chong. Ganyan lagi ginagawa ko sa traffic. Kaya never akong aranas na mag 40 pataas. Kapag mga highway, yan, automatic yan kapag mga highway mga chong. Tipid sa gas. Mamaya to aandar to kapag nag-straight na ulit yung kalsada. Mga chong, diba ang R15 is naka VVA and blower. Since ang R15 natin is VVA, kapag pumalo ng 8,000 RPM, mag-activate yung VVA. So yung VVA mga chong, para sa mga hindi po nakakalap, is variable valve actuation. Kapag nasa 8,000 RPM na yung motor mo, kahit naka-RPM na siya, meron pa rin siyang power mga chong. And then at the same time, mas tipid siya sa gas. Yun ang dulot ng VVA. So yun mga chong, since puro traffic lang naman dito, no, balikan ko na lang kayo mamaya. Update ko kayo kung ano yung mangyayari sa motor natin. Eh no, tingnan mo, nabukasan na 33.0 na lang. 33.0 na lang siya ngayon. Eh wala eh, sobrang traffic talaga eh. Para makita nyo rin talaga. Ha? Hindi, okay lang yan. Huwag na tayong mag-floodway. Nandito na tayo eh. Huwag na tayong magsisi na dumahan tayo sa traffic.
So yun mga chong, I'll be right back. Update ko kayo mamaya. A few moments later. So mga chong, ngayon ay na, pang init. Alagpas lang natin sa traffic, no. And update lang sa ano, tagas natin, 31.7 na lang. Wala, kaya pala sobrang traffic, may naarang na truck. Yung one way na, tapos nag one way palalo. Wala na, ano pa. Pero yun na nga, no, update dito sa gas consumption natin ngayon mga chong. Tignan natin kung aangat, kasi dito wala na masyadong traffic, alam ko eh. First gear lang tayo. So dun sa mga R15 nila, kung R15 niya is 41 or matasang ano niya, matasang fuel economy, partipid siya sa gas, comment nyo dito sa vlog natin kung paano yung ginagawa nyo, kung paano ay nakatipid sa gas, para malaman din ng mga iba natin subscriber. Isa pa sa may bibigay ko na tips, no, ito pinakamatindi. Kung ang gusto nyo matipid ng gas, huwag kayong mag-angkas. Huwag kayong mag-OBR mga chong. Yan, sigurado yan, matipid kayo sa gas, kasi hindi mahirapan yung motor niya. No, maangat na, 31.8 na. 31.8 na mga chong. And isa pa mga chong na makatulong para makatipid ng gas is palagi kayong magpalit ng oil nyo, ng engine oil mga chong. Ang recommended lang talaga dun sa mga entry level na mga oil is, para sa akin, 1,000 lang talaga. Ako ang ginagawa ko ngayon, bago mag 1,000, si-change oil na ako, para siguradong malinis lagi yung engine oil. Bukod sa nakatipid siya sa gas, diba yun kasi yung dugo ng ano natin eh, ng motor natin eh. So ayo, di ba, kapag malinis yung dugo nyo, di ba, malinis yung under ng katahan nyo. So ganun din sa motor mga chong. Araw-araw mong ginagamit yung motor, 1,000, pwedeng-pwede na yan mga chong. Nakita ko pala sa inyo mga chong, no, ano, clutchless shifting. Ah, up shift. Huwag mo ipahiya. Ayun. Up shift. Third gear, fourth gear, fourth gear. Ha? Clutch assist mga chong. Slipper. Slipper and please, slipper clutch pala tawag dito. Yan, no. Nag-up shift ako, fifth gear, sixth gear. Ha? Basic na basic. Downshift. Pag downshift mas madali eh. Ayun, no. Ito mga chong, yung kamay ko. Hindi ako nakahawak sa clutch ha. Ayan o, nagda-downshift ako. Third gear na ako. And second gear, first gear. O, di ba? Nag-install nga lang. Effective to kapag sa high speed. Update mga chong, 32.3 na tayo. So, umangat talaga siya. So, kanina di ba, pinakita ko sa inyo na nireset ko yung trip meter. So, kukumpitin natin yan mga chong kung accurate ba yung basa ng yung reading ng panel natin dito kapag kinumpit natin siya manually. Tapos magpapa-full tank ulit tayo mamaya para makita natin kung ilan yung nagamit natin na gas. Kanina, di ba, nag-full tank tayo. Kita nyo naman mga chong, walang kadaya-daya. Sobra-sobra pa. So mamaya magpo-full tank ulit tayo doon ulit sa same gas station na yun. Okay? So balikan ko kayo mga chong. Update ko kayo ulit mamaya kapag may nangyari or may nagbago sa gas consumption natin. Okay? So yan mga chong, naiatid na natin ngayon si Commander, no? Currently, gas consumption natin 32.6. So ito, normal riding watch yung gagawin natin. Tignan natin kung ano talaga yung gas consumption niya sa walwal mode. Ang normal driving habit ko, high RPM talaga. Bago ako mag-shift, nasa high RPM talaga ako, mga 8,000, ganyan. Which is isang factor pa siya para lumakas sa gas yung motor mo. Yan, ganyan. Mabilis talaga ang bumomba. Ayan o, BPA o. Ilan ba? 7,000-8,000 no mga chong. Nag-activate yung ano, VVA. Ayan, ganyan na ako magpalayo mga chong. Na-enjoy ko lang, hindi ko na iniisip yung gas kung makatipid ba ako or hindi. So ayan mga chong, tumaas na naman yung ano natin. Tumaas na naman yung number niya, naging 33.5 na siya. So pwede pa talaga siya tumaas mga chong, baka mapaturtate pa natin to kung dire-diretso yung biyahe natin. Ano boss, full tank. 91. Discounted. Discounted? Sige. 45.9.
report. Ah, doon sa kabila discounted. Okay, ayos pala eh. Full tank, sir. Full tank, full tank. Full tank ko lang yan actually. Konti lang yan, boss. Sige lang, ipuan mo lang. Okay na, okay na, okay na. Ayan, good send. Wala pang 1 liter. Wala pang 1 liter yun ah. Wala pang 1 liter yun, nagastos natin 0.59 lang mga chong. Ilan ba yung tinakbo natin? 22 kilometers lang. Yun no. So yun na nga mga chong. O diba, full tank ulit tayo. So lalagay ko na lang sa screen mga chong yung computation natin. Kung tama ba, 33.5, 0.59 liters, liters lang yung nagamit natin. So 22 kilometers mga chong. 22.5 kilometers yung tinakbo natin. Kapag drive pa natin to ng malayo mga chong, feeling ko maabot ko yung 40 kapag nilong drive natin to. Nang nakaano tayo, nakatipid mode tayo. Nung papunta na kasi ako doon kanina sa gasolinahan, nakatipid mode na ako noon. Hindi ako nagwawalwal. Tinek ko kung hanggang saan yung gas consumption niya. So yun lang mga chong, I think that would be it. So thank you so much for watching again. This is Brian No Chill. Again, ride safe and I'm out. Yeah!